Posibleng buksan na sa susunod na buwan ang bagong tayong Drug Rehabilitation Center sa Nueva Ecija. Ang nagpondo raw sa pagpapagawa nito, isa sa pinakamayamang mga negosyante sa China. May report si Mark Zambrano. Nakatayo na ang maraming gusali sa Mega Drug Rehabilitation Center sa Fort Ramon Magsaysay Military Reservation sa Palayan City, Nueva Ecija. Madaraan na rin ang ilang hagdanan at walkway sa gilid ng mga dalawang palapag na gusali. Kasukuyang ginagawa ang mga CR at laundry area na itinatayo sa hiwalay ng facility. Prefabricated din ang materyales kaya mabilis ang pagpapatayo ng mga gusali. Nasa 100,000 square meters ang lote ng pasilidad at may 10,000 bed capacity. Sa information na nakuha namin, sir, this November po, pero wala pong specific na date kung kailan magsa-start na lumipat dito yung mga dependents at kung kailan po magsa-start yung maging operational ito pong drug rehab facilities. DOH ang nangungunang ahensya ng gobyerno sa Mega Drug Rehab Center. Ang nagpondo, isa raw Chinese philanthropist, pinangalan ng Mr. Wang, nakasama si Euron Philanthropy List at isa sa pinakamayamang negosyante sa China. Tatlong beses na daw nakipagkita si Mr. Wang kay Pangulong Duterte. Our donor has no business interests in the Philippines. 1-2% daw ng drug surrenderer sa bansa ang mga ngailangan ng inpatient treatment. Silang i-admit sa center. 90% naman ng surrenderers ang sasailalim sa local community-based rehab programs sa tulong ng mga NGO, interfaith groups at volunteers. We want the families to really visit the drug dependents and also the community to be involved in the rehabilitation program. Mahigit 900 health officers din ang tinatayang kakailanganin para sa full operations ng rehab center. Pero sa ngayon ay ongoing pa ang hiring sa kanila. Aprobado na din ng DOH ang PhilHealth benefits ng rehab patients na abot sa 10,000 pesos kada buwan na maaaring gamitin sa treatment. Layunin ng DOH na magpatayo ng isa pang drug rehab center sa Luzon, isa sa Visayas at isa sa Mindanao. Mark Zambrano, GMA News.